parang natuloy nagiging networking yung dating, pero hindi na siya nagtitrade. Ang pinakamahirap sa lahat nito, yung lahat ng pera invest sa'yo, lahat yun masusunog. Oh. No? Yun ang pinakamahirap. Hello, ako po si Deeds and welcome to my vlog. Good evening mga Lodids, ito po muli ang inyong lingkod, si Deeds lang. Welcome po sa ating panibagong vlog, panibagong live dito sa FB. So sabayan ito mga Lods, sabayang vlog at sabayang live na rin dito sa Facebook. Alright, and then meron tayong naimbitahan ngayong gabi si Coach Yam Lee. Pakilala ka naman dyan, Coach! Hello, good evening sa inyo. Ako nga pala si Yam Lee from Forex Night Owls Philippines. Kumusta kayo guys? Maraming salamat Deeds sa... dito sa inyong itong ating biglaang ano biglaan on the spot, hindi tayo ready no. So ngayong gabi mga Lods, marami tayong pag-uusapan, syempre especially sa mga ginagawaan tawag dito, yung goal natin na magkaroon tayo ng freedom for ano, sa time magagawa mo ng malaya yung gusto mong gawin na habang kumikita ka dito, parang yes. financial freedom daw Yes, pero yun, kaya ngayon tayo mga new generation, kailangan mga kakaiba na tayo mag-isip, mga advanced na dapat tayo mag-isip. Para ano, talagang siyempre yung pagandaan natin ngayon pa lang, habang bata, di ba? Nalirap yung matatak tayo. So yan, habang hello muna sa ating 20 million viewers sa Facebook. Siyempre, kakaiba itong ating guest, si Boss Yam Lee. No? Gagawin natin to regularly kung kakayanin at kung lolobi ng Diyos, gabilig. So yun, huwag na natin patagalin, Coach Yam Lee. So si Coach Yam Lee nga pala is from FNOP, nabanggit na kanina, no? Naging under din ako ng FNOP. And yun, napakarami ko natutunan sa kanya, talaga namang solid ng kanyang program. Pero ngayong gabi, Coach, meron lang tayong gustong erase na mga ano, na question, no? About sa investment, Coach, kasi nung nasa Dubai na ako, marami rin akong mga kakilala doon na ano, gusto mag-invest ng yung kinikita nila, may iba gusto nilang ipagkatiwala yung kinikita nila sa mga hard-earned money ba nila kay Deeds o kaya sa ibang tao o kaya sa hindi nila kakilala. Pero ako, hands off ako, sabi ko ayoko kasi pera niya yan eh. Kasi may isa akong mentor dito sa Pinas, sabi niya sa akin, pagka pera mo gusto mong invest, kailangan arali mo yan, ganun ang sabi niya sa akin. Kahit na anong klaseng investment, kailangan bago mo siya pasukin, kailangan inaaral mo muna yan. Tapos, yun, huwag kang basta-basta papasok sa sabak sa isang klaseng investment. Yun, Coach, ano ba sa tingin mo ang magandang diskarte kung merong, kung kunwari sa'yo may lumapit na gusto magpa-invest? Ite-trade mo ba yun or paano? I-accept mo ba kagad na? Actually, marami nang lumapit sa akin yan noon pa, no? About dun sa, oy kuya, pa-invest naman. Inumpisan ko siya sa pamilya ko, no? Kaso yung hassle at yung pressure nandun. Siyempre. Oh. Ang lakas ng pressure, kunwari, magti-trade ka sa hindi mo naman pera, no? Tapos, unang-una sa lahat, ano ang gagawin mo? No? Paano mo ito palalakihin? Kasi, kung tutusin, ang forex kasi guys, no? Ang forex kasi, kapag hindi ka talaga marunong at bihasa sa forex, yari ka. No? Mayayari ka at hindi mo napapansin, dumadami na yung utang mo. No? Ibig sabihin na dumadami na yung utang mo, marami ka nang atraso doon sa tawag dito, kunwari, may lumapit sa iyo, ninang mo, no? Yung ninang mo, tapos yung ninong mo nagpa-craig sa iyo. Kasi nga tayo, kunwari, nag-aaral ka palang mag-forex, tapos nananalo ka sa demo, no? Nananalo ka sa demo, yung confidence mo lumalaki. Ngayon, may mga iba naman na sasabihin, uy, nananalo ako sa demo, yung confidence tumataas. And then sasabihin niya is, kunwari, iyayabang niya yung demo doon sa ninong niya or sa ninang niya or sa mga kapamilya, uy, baka gusto niyo mag-invest. No? Baka gusto niyo mag-invest, and then, sasabihin naman, siyempre, may tiwala sa inyong tao. Oh. Sasabihin naman, magkano? O, tignan tao saan, kada isang tao. Ayan. Tapos, hanggang sa dumating yung oras na nag-live trade na. Uh-oh. Itong nagpapa-invest. No? Nung nag-live trade, nasunog ang account. Sabihin na 20,000, mga ganon. Nasunog yung account. So, paano niya ito palalabasin ulit? Ang gagawin niya ngayon, maghahanap na naman siya ng investor, tapos
papaikutin niya na lang. Mm. Ang gagawin niya, parang natuloy nagiging networking yung dating, pero hindi na siya nagtitrade. Ang pinakamahirap sa lahat nito, yung lahat ng perang in-invest sa'yo, lahat yun masusunog. Oh. No? Yun yung pinakamahirap. Tapos, tawag dito, nag-try ako niyan eh. Ang laki ng pressure, pero ang nangyari noon, kasi hindi pa ako masyadong marunong sa Forex. No? Mm. Actually, totoong buhay yun. No? Nangutang ako sa Mumbai. Okay. Maganda to ha. Nangutang ako sa Mumbai. Nangutang ako sa Mumbai, tapos binayaran ko yun, sabi ko, ayoko na. Ayoko na talaga, ayoko na siyang... Ikaw ba naman araw-araw singilin? Hoy, sabi ko sa iyo, may kasabihan nga tayo na kung saan, sabi nga, kapag gusto mong masira yung pagkakaibigan ninyo, pero pagkakasamahan ng pamilya ninyo, mangutang ka. Utangan mo. Ay, talagang magkakasira nga. Kaso dito, ano eh, tawag dito, hindi mo naman sasabihin sa kanila na kuya, ate, or ninong, nina, nasunog na po yung pera ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Okay. No? Ako, actually, nangyari sa akin, hindi ko sinabi, nasunog na po yung pera nyo. Hindi ko nasabi yun. Umutang na lang ako kasi it's a responsibility kasi. Tama. Responsibilidad mo yun. No? Napakahirap nung ganun. Tapos, kunwari kayo guys, no, yung mga nanonood sa atin, mag-i-invest kayo. Mm. Why not kayo na lang mismo? Mm. No? No, katulad nito, ang Forex kasi guys, ano to, tawag dito, course to, or tawag dito, isa siyang buhay. Mm. No? Hindi siya parang libangan. Kung tatawagin mo siyang libangan, napakamahal ng libangan mo. No? Napakamahal ng libangan mo kung sakaling gusto mong ganun lang. Pero ito, actually, sa akin, nung hindi pa ako nagiging Forex Night Out, wala pa si Forex Night Out, dalawang taon ako nagpo-Forex, ito na halos yung naging bread and butter ko. No? Ito na halos yung naging bread and butter ko. At nung nagka-pandemic, yan, simula nung nagka-pandemic na, kasi meron ako mga business, no? May mga business kami, family business. Meron kami fast food dito sa tabi ng SM Mega Mall, no? Sa St. Francis Square. Meron kaming karinderia doon, para mga karinderia, fast food. Isang pamilya kami, no? Nakahilera doon. Ang pinapakain namin mga tao is yung mga empleyado ng SM. O, ng Shoemark din. Yun, hanggang sa nagka-pandemic, wala na. No? Pero nagpo-forex na rin talaga ako noon. Bago pa naman, nagpo-forex na ako. So, yun, inaral ko ng inaral hanggang sa na-master ko na na-master. Yun, okay na siya noon. Okay. Pero maraming struggle, napakadaming struggle. Ayos, okay. Maganda nung na-share mo na yan, Coach. Yeah. Tsaka talagang, ano, truth to life. Yes, actually marami pa eh. May pag-Mumbai moves. May pag-Mumbai moves na nagawa. Pero actually, Coach, kasi nung nabanggit mo yan kanina, no, parang nung nasa Dubai kasi ako, gantong-ganto rin yung kwento eh. Halos pares na parehas eh. Na Kuya Dids, talagang ano, na-scam din kami dati, sabi nilang ganun. Kasi daw, halos $10,000 yata yung nawala sa kanila. Nagulat ako eh. Pero grupo naman sila, pero kahit na still, no, kahit sabi mo nang tigo $1,000 lang or $2,000, malaking bagay na rin yun, lalo sa isang OFW. Mm-hmm. No? Tapos, ito naman yung sistema, Coach, yung nangyari. Bali, kakilala rin nila yung pinag-investan nila. So, ang nangyari, itong si trader, o kunwari na lang ako, pero hindi ako yun, ha, kasi kinuwento lang nila sa akin yun. Sample na lang ako. Sa ang ginawa ko, bali, is parang ipinasa ko siya sa... May kakilala na ako na offer sa akin ng EA. I'm sure familiar ka doon dahil expert ka naman sa Yes, sports. Yes, yes. So yun, Coach, about sa EA naman, ano naman yung mako-comment mo about sa EA? Kasi ang nangyari doon, parang nilagay nila sa EA and then yun, doon na nagkaloko-loko. Yung EA pala, sumasablay din daw. Ganun yung kwento sa akin. Hanggang sa yung isang kakilala nila na pinag-investan nila na kasi kaibigan nila eh. So parang naging scam na yung dating. Although nung umpisa, hindi naman talaga scam kasi kaibigan eh, or ano. Kaya lang, lumipad yung pera eh. Pinagkatiwala sa EA eh. So, ikaw, ano bang masasabi mo about sa EA? Bakit nga ba natatalo ang EA? Okay? So, tatanda natin, ang EA is program or codes. Okay? Ang EA kasi codes. Ngayon, MT4 natin, guys, may codes yan. Ngayon, once na may linagay ka dyan, may linagay ka sa platform or sa MT4 natin na
EA, tandaan mo, may codes yun. May codes yung mga broker. May codes sila doon. Ngayon, yung codes mo na EA, pag linapat mo doon, madidetect nila yan kung ano ang linagay mo dyan. Okay. Ngayon, itong mga broker na to, ang kung tutusin, karamihan ng mga broker, hindi ko linalahat. Mm-hmm. Karamihan ng mga broker, hindi naman actually gusto niya na manalo ka eh. Oh. Ang gusto niyan talaga, matalo ka. Bakit? Diyan sila kumikita. Okay? Parang casino. Parang siyang online casino. No? Na kung saan, kunwari, 10 kami dito, nag-trade. Okay? Tapos dyan sa inyo may 20 kayo nag-trade. Mm-hmm. Sinasabi ko sa mga estudyante ko, sa tingin nyo, sino ba yung mananalo? Mm-hmm. Okay? Sinasabi ng mga forex gurus, ang sasabihin nila, ang mananalo niya kung sino yung maraming nag-buy, maraming nag-sell. Yun ang mananalo. Pero ang kung tutusin yan, ang mananalo yung konti. Mm-hmm. Okay? Kunwari, 20 dyan, 10 dito. So kapag kami nung nanalo, kukunin yung 10, babayarin yung 10. Ngayon, yung 10 na sosobra, mapupunta yun sa broker. Okay? So, yun yung reason kung bakit akala nyo ba sa spread lang na nabubuhay ang mga broker? Akala nyo ba sa lot size lang nabubuhay ang mga broker? Hindi. Actually, nananalo rin kasi dito, yung tinatawag nating mga kung sino yung konti. No? Pero nung panahon na nun, nakita ko yung sa isang vlogger din. Ewan ko kung nandiyan pa siya or pinatahimik na din. Pinatahimik na. Or alam ko may kaso siya na sinabi niya na ganun ang nangyayari sa Forex. No? Mapapahaba lang yung kwento kapag sinabi ko. Ang EA kasi guys, kung paikli natin, nababasa nila yan. Kung ano yung code mo or yung command mo, no? Kasi program yan, program eh. May command yan. Kunwari, ang command is kapag yung 20 moving average at yung 50 moving average nag-crossover. Set up ko yan eh. Sabi na, mag-tell or magbabae. Okay? Sa tingin mo ba yung broker or yung broker, wala silang pang-anti-code? Uh-huh. No? May pang-anti-code sila dyan. Ang unang-unang gagawin nila dyan, ili-late execution. Okay. Pag na-late execution yan, doon na yung tinatawag na counter-code. Mm. So, pag na-late yan, syempre, pag na-late, yung dapat na execution mo plus spread. No? So, papunta ka na doon sa pinaka-key level. Ngayon, yung key level na yon, pag na-hit yung key level na yon, konting pips na lang makukuha mo, sabay magre-reversal na siya. Kung nag-buy ka. Okay? Nag-buy ka, dapat pataas. So, dapat yung execution mo, dapat doon talaga sa pinaka-price niya. Tapos, pag malapit na sa key level, pag angat niyang ganun, magre-retrace na siya or magbubulusok na pababa. Oo, hindi ka na makakatipi. Eh, paano ka... Mag-antay ka pa ng kaunti. Oh. Sige, baka babalik to. Paano ka makakapag-tipi? Eh, tulog ka. Oh. Inaasa mo sa expert advisor. Paano ka makakapag-exit? Inaasa mo sa expert advisor. Pag bumulaga sa'yo yun, ayan na. Wala na. Wala ka nang kaya. Grabe rin pala. So, yes. So, ina-explain ko yan doon sa mga estudyante ko kung ano pang nangyayari dyan. Ano pa yung nangyayari dyan sa... Tignan nyo. Nakabili ka ng EA. Okay? Nakabili ka ng EA. Mga 1 week lang, kumikita ka. Second week, kumikita. Third week, medyo kumapalya na. Kung totoo talaga na profitable lahat ng EA, ang isang taon mo o dalawang taon, hindi yan mag-expire. Okay? So kaya dapat, ang nagbibenta ng EA, ang alamin yung pagbibenta ng EA, alos linggo-linggo nilang ina-update yan. Para hindi sila naka-counter-code. Parang antivirus ng computer. Parang update ng Windows. Parang ganun. Kasi, tandaan nyo, ang Sabado at Linggo, ang mga broker na yan, kasi nasabi natin mga mandarayang broker, hinahanap nila yan kung anong linagay mo dyan. No? Tawag nito po, hinahanap nila yan. Oh, ito yung linagay nito. Oh, sabi ni, oh, ito yung account ni Deeds. Ito yung linagay niyang expert advisor. Oh, paano nyo tatalunin yan? Okay. Paano nyo sa tatalunin? So, marami akong narinig kung patungkol dyan. No? Yung sasabihin ng isa pang broker na kung saan, ba, ang gagaling naman yata ng trader nyo, bakit hindi nyo sila matalo?
Ang mga kwentong ganyan, Brad Pitt. No? Okay, yung mga kwento pang ganyan. Sa mga dealing desk, no? Papagalitan yung mga country manager. Oh, bakit hindi nila tatalo yung mga trigger? So, yun lang. Marami pa sana akong gusto sabihin. Sayang wala si, talaga. Ano, si Lodi Marcos. Kasi nag-work siya sa isang broker din sa Dubai. So, kinikwento niya sa akin yung mga kababalaghan sa likod ng ano ng mga broker na yan. Although hindi naman natin nilalahat. So, yung mga indicators naman nabanggit mo na kanina mga 50 or example lang 'yun ano. Meron kasi ako isang group din na nasamahan dati. Marami silang klase ng setup, iba-iba. So, parang iba-iba basta iba-iba, from 1 to 9 yata yung or 1 to 10 yata yung mga technique na yun. So, nagpapakreate pa yung ibang estudyante na naririnig ko, nakaka-chat ko. At yung ibang na gusto makipag parang partner or ano, para magpa-create kami ng indicators na gano'n na, or EA na rin yata lalabas yun. So, yeah, ibig sabihin ba nun, yung pag kahit na mga, kasi sa, nakita ko yun sa MT4 editor, yung sa online, oh, sa website, meron doon parang group na maraming iba-ibang mga tao na parang market siya na pwedeng magpa-create ng ano ng iba't ibang klase ng indicators. Mm. So same din po ba yung coach na hindi rin siya effective? Actually, yes. Tatandaan nyo, lahat ng sikat na indicator, sa tingin nyo ba yung mga broker natin hindi sila bibili niyan para mabasag nila yung coach? Okay. So, ganito na lang iisipin natin. No. Ang indicator na yan or ang expert advisor na yan ay ginawa para manalo sila. Ngayon, kunwari sumikat yung indicator mo or oy, may bagong labas na indicator, may researcher yan. Yung mga broker may researcher yan. Bibili sila ng indicator na yon, no? Bibili sila ng indicator na yun, babasagin nila yung code. Ngayon, pag-aaralan nila yon para ma-counter code nila. Sakali, kunwari, oy, ikaw kunwari, Brad Deeds, no? Pro Deeds, no? Nagbumili ka noon at linagay mo na pa-tempo doon sa bumili nung EA na yon, madidetect ka. So pag na-detect, oy, meron na kagad tayong nabing met. Alam na natin kung anong gagawin ito. So bibigyan ka lang ng ilang araw para manalo. So kunwari, binigyan ka ng ilang araw para manalo, siyempre ikaw naman, ma-overwhelm ka. Tataya ka ng tataya ng tataya. Bibenta na yung kalabaw. Pag marami ng taya, marami na silang i-harvest. Bibenta na yung kalabaw, no? Kaya, oo. Yung kapitbahay na chismosa. Mag-all in na. Doon na magsisimula yung, ano, yung dilema. Yun nga, yung sasabihin niya, kapitbahay, gusto mo bang mag-invest? Nanalo ko sa ganito. Yun, ganun na nangyayari. Actually, ganun na nangyayari ngayon.